Sir Mark, ano naman po yung pahayag, komento ni Pastor doon sa mga naging hirit naman na naman ni Hontiveros? Oh, yun. Actually, kanina nag-usap kami kanina, mga almost one hour kami nag-usap ni Pastor Kibuloy na yun nga, magsalamin muna siya. Kasi hindi natin walang bahid na corruption si Pastor Kibuloy. How about Miss Risa Hontiveros? Hontiveros. So, sino ba siya? Of course, tingnan natin yung PhilHealth. Anong nangyari? Di ba naging PhilHealth official siya nung, I don't know anong administration yon. So, and second, hindi niya pwede sabihin na, sabi kasi niya na mahiya naman si Pastor, sabi niya. Ang sabi ko, bakit? Wala bang karapatan si Pastor na tumakbo? He's very qualified to run as Senator of the Republic of the Philippines. Basahin po natin ang saligang batas. Age qualification, may qualification si Pastor Kibuloy. Age, natural born Filipino citizen, butante sa Pilipinas, residente sa Pilipinas, and hindi na-convict si Pastor Kibuloy of a final judgment. Kung may mga kaso man, Pastor Kibuloy is presumed innocent. Hindi tayo ang nagsasabi nun. Ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas ang nagsasabi that any accused is presumed innocent until the otherwise is proven. Ang tanong, is the otherwise proven? Not yet! Wala pa yan! In fact, we are very optimistic. We are very optimistic na ma-acquit si Pastor Kibuloy. But why? That's why tumakbo si Pastor Kibuloy. Bakit siya tumakbo? He's very optimistic na ilang, in few months or anong ilang buwan na lang, pakilabas siya. He's very optimistic because he wants to serve the Republic of the Philippines as a senator. God-centered platform, Filipino-centered platform, Philippine-centered platform na isang senador na madaling lapitan at willing makinig sa ordinaryong mga Pilipino. Nandiyan yan kay Pastor Kibuloy. That's why he's running. Tumakbo siyang senador. Senador, magkamali tayo. Tumakbo siyang senador. Bakit? Because he's willing to serve the Republic of the Philippines. And, paano siya mag-serve kung nakakulong siya? Hindi! Optimistic, makalabas siya. That's why, tatakbo siyang senador sa Republika ng Pilipinas. Yeah, Mark, meron na naman siyang bagong anggulo. Inaay niya na i-invite sa pastor at yung mga co-defendants sa Senate probe. Marami po ang mga nag-file ng COC for Senator for 2025 midterm elections na nagsasabi na kung sila po'y maupo ng senador sa susunod na taon, aba, ang kanila na pong itatayo is yung pagpalag doon sa mga labis na pagpapaimbisiga sa Senate na hindi naman raw pasok sa in-aid legislation. Minsan, na-weaponize yung mga komite sa Senado kagaya po nito na nangyayari kay Hontiveros. That's why, kailangan if you're a senator, kung pipili man tayo ng senador this coming election, kailangan alam niya dapat ang kanyang minapasukang trabaho. Ano ba ang trabaho ng isang senador? Ang trabaho ng isang senador, he is the representative of the people of the Republic of the Philippines. Bahay yan ng taong bayan ang Senado. Pag-usapan doon ang paggawa ng batas and yung mga senador, sila ang representative ng taong bayan. So it means, if you are the representative ng taong bayan, kailangan willing kang makinig sa taong bayan, willing kang makiusap sa taong bayan, and you should be the voice sa mga aggrieved person, you should be the voice sa mga victim, you should be the voice yung mga walang boses. Yun ang trabaho ng isang senador. Gagawa ng batas? Yes, right naman ang senador na to conduct investigation, but only in aid of legislation, not in aid of election, not in aid of prosecution, but only in aid of legislation. And if you exercise that legislative inquiry, kailangan respetuhin po natin ang karapatan ng mga resource person. Hindi accused, ha? Hindi accused. Kailangan resource person, ibig sabihin, bisita. Respetuhin po natin ang karapatan ng mga bisita. Resource person. Hindi accused. Pag accused yan, doon sa korte yan. So doon tayo sa korte mag-usap pag if you treat that person as an accused. But in Congress or in Senate, you should treat them as your visitor, as a resource person. That's why
nakalagay po sa ating saligang batas, kailangan respetuhin ang karapatan ng mga resource person, lalo na yung kanilang constitutional rights. Opo, constitutional rights per se, sir, na nakikita po ng taong bayan based po sa mga komento ngayon in real time na nalalabag dahil matindi po ang kumbaga bashing kay Pastor sa issue recently. Tapos meron na naman siyang hakbang para mas tsiraan pa sa Senate. Tapos live on national TV. Oh yes. So ano bang purpose niya? Ano ba batas? Ang purpose ba ni Ms. Hontiveros is to make law? Ano bang batas ang gusto niyang baguhin? Ano ba yung legislative agenda niya? Yun ba talaga ang purpose niya? Gagawa ng batas? O sirain ang reputasyon ng isang pastor? So yun lang yun eh. So trabaho ba ng isang senador na manira ng reputasyon ng isang tao? Nakalagay ba yan sa ating saligang batas na isa sa trabaho ng isang senador? O ang trabaho ng isang senador ay gagawa ng batas? So I'm asking Senator Hontiveros, ano ba ang batas na gagawin mo? Bakit mo ipatawag si Pastor? May batas ba? O baka gusto mo lang kasi gusto kang magpapogi, magpaganda kasi you are the campaign manager of the other group. Then you're using that seat or yung Senado for your political agenda. We do not know. And hindi yan right ng isang senador. Hindi yan power or obligation ng isang senador. Because the power and the obligation of a senator is to make laws. Kasi they are the representative of the people of the Philippines. So it's very basic in constitutional law 101. So, kung pumasok tayo sa law school, basic 101 in law school, yung tinatawag na constitutional power ng isang senado, ng isang senador. And the constitutional power of a senator is to make laws. Hindi gawing showbiz or maging clown yung mga tao doon na ipatawag tapos ang purpose lang pala sirain ang reputasyon, ang pangalan ng mga tao na in the very first place, dapat ang court ang may right noon or may duty noon, hindi ang Senado. Oo, lalo pat may mga ongoing na proseso sa korte, tsaka lalabag ba yan ka, Mark, sa sub judice? Yes, tama. First, if you are already accused in the case, sub judice rule. Kung ipatawag ka ng isang senador tapos magtanong about mga cases na pending sa court, violation niya na sub judice rule. May say sub judice rule, dapat ang Senado hindi dapat pangunahan ang resolution or yung decision ng court. Hindi dapat pangunahan yung tinatawag na equal protection or yung tinatawag na separation of power. Dapat ang legislative power, respetuhin po nila ang judicial power. Yun ang court. So, sub judice rule, hindi dapat sila pwede mag-influensya or dapat pangunahan ang korte. Second, may tinatawag tayong right against self-incrimination. When say right against self-incrimination, kasi MJ, iba yun sa right against self-incrimination in a civil case, i-compare that to a criminal case. Yung civil case, you can invoke right against self-incrimination from the moment that an incriminating question is asked. It means pagtanungin ka, maka-incriminate sa'yo yung tanong mo, pwede mo i-invoke ang right against self-incrimination from the moment that you are asked. But in a criminal case, from the moment that you are called, hindi ka pa tinanong. From the moment na pinatawag ka, pwede ka na mag-invoke ng right against self-incrimination. In this case, Pastor Kibuloy, there's a criminal case. Kung magsalita siya sa Senado, will it violate against self-incrimination? Yes. Kung ipatawag siya sa Senado, will it violate against right against self-incrimination? Yes. Bakit? May pending na kaso eh. May pending na kaso sa court. So it means it will violate right against self-incrimination. That is what is one of the protection ng isang akusado sa korte. And protection niya sa ating saligang batas, right against self-incrimination. From the moment that you are asked, from the moment that you are invited in a criminal case, violation niya ng right against self-incrimination. And take note, MJ Admar, there's already a pending case. So from the moment that Pastor Kibuloy is invited or will be invited by the
by the Senate, lalo na pag ang topic is about yung kaso niya, right against self-incrimination. So dapat hindi yan dapat gawin ni Senator Honte Berrios, with all due respect. Kuya Mark, para sa mga nanonood ngayon at nagkaka-interest na sa usaping batas at politika kasi magkaugnay ang paksa niyan. Yes. Ano ito nangyayari ngayon sa kaso ni Honte Berrios? Nagsisilbing hindi magandang halimbawa, lalo na po sa mga nag-aaral ng law. Yes, kasi may limitation kasi ang power ng mga congressman or mga senador. Nakalagay po yan sa ating saligang batas. Ano ba talaga ang power ng isang congressman? Yes, ang mga congressman and senator, they have contempt power. Although yung contempt power, hindi yan nakalagay sa ating saligang batas. It is only an implied power of Congress. Wala nakalagay, if you read the Constitution, wala nakalagay sa Constitution na ang congressman or senador may contempt power. Implied power lang yan ng ating saligang batas sa mga congressman or mga senador. Implied power, but there is also an expressed power. And what is that expressed power? My expressed power is to conduct investigation. But my limitation, what are the expressed limitation? First, you should respect the constitutional right of the resource person. Second, you can only conduct investigation in aid of legislation. It means yung mga limitation na sinasabi ko, MJ Admar, ito yung express limitation. Ano ang mag-prevail? Ang express limitation ng mga congressman, mga senador, or the implied power ng mga senador? The express limitation will prevail because nakasaad po yan sa ating saligang batas. Yung contempt power ng mga senador o mga congressman, wala yan sa ating saligang batas. It is only an implied constitutional power. Tsaka parang may decision yan, di ba? Ang Supreme Court. There's already a decision. Bago lang. May mga decision, mga limitations na hindi pwedeng mag-abuso ang mga senador, ang mga congressman, hindi pwedeng mag-abuso. And sabi ko nga, yes, palagi nilang sinasabi, I'll cite you in contempt. Lalo na natandaan ko yung mga pagbumukha ng mga congressman nung natromba talaga ako yung mga pagbumukha nila. Kita ko lang sa picture o sa TV yung mukha nila, pero ako bakit i-off ko ng TV? nagagalit. Natuwa ako sa pagbumukha nila. Mm. I will cite you in contempt. Contempt power. Contempt creator sila. I cite you in contempt. Yung mga contempt. Yung mga cite in contempt na yan, yung mga contempt power ng mga congressman at mga senador, if you read the Constitution, wala iyan sa ating saligang batas. It is only an implied power ng mga congressman at mga senador. Ang express, pero may express limitation, and the express limitation will prevail over the implied power. And what is that express limitation? The congressman or the senator can only conduct investigation in aid of legislation, not in aid of prosecution or not in aid of election. And respect the power or respect the constitutional rights of all resource person. Hindi sila akusado. Resource person po sila. Therefore, dapat respetuhin po sila. Ang akusado nga, dapat nga respetuhin. How much more ang resource person? Bisita ang resource person. Paano mo i-treat yung mga bisita mo? Paano mo i-papunta sa bahay mo? Iba, bigyan mong kape. O, dito ka, kain tayo. It means you should be hospitable, you should be friendly. Hindi yung pagsalita ka parang dinidiktahan ka. Kung ayaw mo sa sagot, I cite you in contempt. Kung gusto mo sa sagot, okay. It means kayo nalang sumagot kung ayaw mo sa sagot niya. Diba? So, kailangan natin may limitation talaga yung tinatawag na constitutional rights ng isang senador, and in relation, it should be balanced with the constitutional rights ng mga resource person. Attorney Mark, di ba ang icon ng hustisya, isang babae na nakapiring tapos may hawak-hawak na timbangan at hindi si Risa Honte Berrios. Tama. It means, ano ibig sabihin yung timbangan? Bakit babae? Di ba? Bakit babae? Bakit hindi lalaki? Ha? Bakit ganun kayo, Mark? Ano? First, I don't know. Bakit babae? Basta, babae. Bakit nakatakip?
Bakit nakatikip siya? Hindi niya dapat tingnan. Pero hindi yun si Ronald Taveros, ha? Ay, hindi siya, yung babae niya, hindi siya Taveros. Matagal na yun. Matagal ng icon niya. Oh. Bakit babae? I don't know. Tingnan natin yung masagot dyan. Baka alam nila bakit babae. Basta alam ko, nakatakip, babae, tapos may dalang timbangan. Ang ibig sabihin doon, parang ang korte mag-decide based on evidence. Hindi based sa ano pang ibang mga influence diyan sa gilid-gilid, kundi based lang tayo sa ebidensya. Ang ebidensya dapat ang basihan sa pag-decide ng mga kaso. Yun ang trabaho ng mga judges, mga justices. Ang mga senador or mga congressman, iba ang trabaho nila. Ang trabaho nila ay tagagawa ng batas. And they should represent the people of the Republic of the Philippines. So, how can they make law? Paggawa nila ng batas, dapat yung kagustuhan ng taong bayan. So, representative sila ng taong bayan. So, that's why I'm so happy na Pastor Kibuloy tatakbong bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Kasi, nakita na natin na isang senador na willing makinig sa ordinaryong Pilipino. Ngayon, I don't know kung may mga senador ba dyan na willing makinig sa mga ordinaryong Pilipino. I don't know kung may senador ba dyan na masasabi natin that they represent the ordinary Filipino, the ordinary citizen of the Republic of the Philippines. Wala akong masabi, but I can guarantee pag si Pastor Kibuloy maging senador, he's a senator na sa ordinaryong Pilipino na handang makinig at willing makinig sa isang ordinaryong Pilipino.